Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Sa bawat kwento ng buhay na aming inilabas dito sa Rai TV ay napakaraming mga manonood ang nagre-request na talakayin namin ang kwento ng isang mahusay na kontrabida at komedyante na nakilala noong dekada 90. At dahil sa kagustuhan naming pagbigyan ng inyong hiling ay natuntun namin at nakausap ang kanyang mga pamangkin na sina Jesus Gomez at Jefferson Martin. Maraming salamat po. Sila ay nagbigay ng kaunting impormasyon kung nasaan at ano nga ba ang nangyari sa kanilang mahal na tiyuhin na si Boy Gomez. Ngunit bago yan ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Marahil ay pamilyar na kayo sa aktor na tampok natin ngayon sapagkat madalas natin siyang mapanood sa mga pelikulang aksyon at komedya. Siguradong sasakit ang iyong tiyan sa kakatawa kapag siya ang bumitaw ng linya sa eksena. Wala nga dito si Boy, no? Baby, nakita mo ba si Boy? Ha? Nakita mo naman bulag yung tao, tatanungin mo pa. Eh, malay natin kung nakita niya. Ano pa problema mo? Siya, si Boy Gomez. Bayaw ang tawag sa kanya ng mga malapit niyang kaibigan. Bago masunog ang Agora Market sa San Juan noong 1998, ay madalas siyang makita doon na nagtitinda ng kalamansi kasabay ng pagiging extra sa mga pelikula. Alam niyo ba mga dre na napangasawa ni Boy Gomez ang kamag-anak ni Lito Lapid? Sila ay nanirahan sa tabi ng bahay ng mga Lapid sa Pampanga at nagkaroon ng dalawang anak na babae. Si Boy ay nahahanay sa mga batikang komedyante dahil sa kanyang kakaibang atake sa pagpapatawa. Ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataon magkaroon ng sariling pelikula. Sa kabila nito ay napakaraming proyekto ang kanyang kinabilangan tulad ng Duncan Donato, Coach Bellica, Mabuting Kaibigan, Masamang Kaaway, Patikim ng Pinya, Pitong Gamol, Epimaco Velasco Story, Markang Bungo at marami pang iba. Ano bang nararamdaman ng umiibig? Hindi makakain, hindi makatulog. Palaging ubos ang pera. Bakit? Ito bang itsura ko to? Hindi dapat gumastos? Ewan ko nga ba? Nung humingi ako na isang dipol, isang batalyon ang binigay sa akin. Tingnan mo, mukha akong halong black. Malakas kumita noon si Boy Gomez dahil kaliwat kanan ang mga proyektong alok sa kanya. Siya ay naging breadwinner ng pamilya. Ayon sa kanyang pamangkin na si Jesus ay napakabait at mapagbigay ng kanyang Tito Boy. Siya ang laging takbuhan ng kanyang mga kapatid kapag mayroong problema. Tuwing bumibisita sila sa bahay ng kanyang tito ay lagi silang pinaghahandaan ng pagkain at bago umuwi ay pababaunan pa ng pera. Ngunit ang pagiging galante ni Boy ay naglaho ng unti-unting bumagsa ang industriya ng pelikulang Pinoy. Nawalan siya ng hanap buhay at naisipang magtayo na lamang ng maliit na tindahan. Kasabay ng paglamya ng kanyang karera bilang artista ay may mabigat na pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan at namanas ang buong katawan. Kinumbinsi siyang magpatingin sa doktor upang malunasan, ngunit tumanggi si Boy. Ang hinala ng kanyang mga kaanak ay hepa ang kanyang karamdaman. Si Boy Gomez ay sumakabilang buhay noong June 22, 2004. Ang kanyang mga labi ay ibinurol sa katabi nilang simbahan sa Tau, Pampanga. Nakakalungkot lang tanggapin ang masakit na katotohanan na ang katulad ni Boy Gomez na minsang nagbigay ng ngiti sa ating mga labi ay hindi man lang nabigyan ng pagkilala sa lahat ng kanyang mga naihambag sa industriya ng pelikulang Pilipino. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shoutout kina Ship Vlog, Lucilo TV, Melesio Briones, The Eyewall at kay Marcelito Malubay Jr. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.